na gawa na hindi nasa pancit. Nasa kulo na siya. Pero dapat death penalty. Ulan mo ako ng kuha. Yan, pancit mode po tayo ngayon dahil New Year, magluluto ng pancit ang ating kaibigan. Ayan o, pancit yan. Pampangsit, pampansit. Yan o, nahiwa na na maliliit. Ang galing o. Yan. Pag Noche Buena na po yan. O, pag-iwa ng duya at sibuyas. Pag Noche Media. Ayan. Ready to go. Maaga pa yan, Noche Buena. Yan mga friend ko o. Ayan. Mga kaibigan, mga OFW sa Hong Kong, ano po masasabi ninyo? Interbihin ko po kayo habang naghihiwa. Habang na, hindi kayo makakonsentrate, baka masugatan yung mga daliri. Yan. Mga ano yan eh, mga residente dito yan. Presidente. Ayan. Ang galing oh, mga sanay na maghihiwa. Ayan, masarap magluto yung mga yan eh. Yan. Kaya, panoorin nyo po ang pagko-cover up, ano yung pagko-coverage ko, sabi natin, sir, kaya di, walang manood sa vlog mo eh. ito, may sala rin. Wala raw siya matutunan sa vlog ko. O, ngayon, may matututunan na kayo kung paano magluto ng pancit. Tips ng Pilipinas yan. Joke-joke lang po. Happy-happy kasi kami. New Year ngayon. Happy New Year. Bihira rin kami magkasama-sama dito ng mga friendship ko na yan eh. Kasi busy-busy yan eh. Alam nyo naman sa Hong Kong, ang life dito, laging busy, nagmamadali. O yan. Kaya pati paghiwa nila ngayon, nagmamadali sila magluto ng pancit. Ayan. O. Ayan. Tempo natin. Ayan. Atay natin. Ayan. Malapit na. Anong technique? Ayan o. Hiwa naman ng repolyo. Pag gusto mo ng marami, di maliliit ang hiwa. Ah, maliliit. Pag konti, malalaki. Repolyo. Para sa pancit. Yan. Pancit ni Ate Esther. Ang title ng vlog ko ngayon. Marami tong buyer eh. Masarap kasi po magluto to. Marami tong customer na ano, sa mga luto niyang pagkain. Pag gusto niya siyang hanapin, pag gusto niya bumili na masarap na ulam, pagkain sa, pag Sunday, itawag niyo lang kaya eh. PM niyo lang po ako para may commission. Joke lang po. Magkikita niyo po siya sa Shatin. Yan ha, sinabi ko na. Hanapin niyo po si Ate Esther. Masarap ang kanyang mga pagkain. Mga nag-ano siya ng lunch box ng mga paninda. Paborito ko sa kanyang paninda ay bopis. Kaya pag gusto niyo ng bopis, kontakin niyo lang. Pwede rin po, naggagawa din siya ng mga pangmaramihan. Kung gusto niyo na isang tray, order lang kayo. Dalawa sila nung partner niya, si Ate Glo. Ayan, try natin yung pancit niya. O yan, yan naman ang halo din ng hipon namin, ng pancit namin. Mga hipon. Ayan yung pancit na babad na. Magandang, masarap na hipon yan, yung from Philippines. At ang aming baboy ay nilalaga. Ay, di ba pancit bihon? Tawag na. Ayan, pancit bihon. Kaya antayin natin maluto ang pancit bihon. Ayan, ayan na po. Simula na po ng pagluluto ng pancit bihon namin. Ayan. Ala, paano pagluto? Sibuyas bawang! Ito na, ito magaling magluto. Ito nagtanong, oh. Ayan, yan po magaling namin magluto. Ipapainit ko para diyan ka mo ilipat pag na hindi yung pong baboy ay, na pinatuyo ay, muna kasi hindi sa jelly yan eh. Yung giulang din dito. Aba nagtatalo sila, iba vlog ko po. Tara. Sa bahay ka. Tara na. Like. Ano paminta? Ang bango. Naglalagay ng paminta. Ayan. Masarap po yan, parang ginawang chicharon yung baboy. Okay, ng paminta. Ayun yun. Yun. Kaya ayan po, sinisimula nang isa. Hindi tayo pwedeng tatlo rito. Kasi yan, ganito sa Hong Kong kahit maliit ang kusina. Ayun yun. Okay, sa taas. Ang hirap mag-vlog talaga pag yan. Pagkakapalitan na kami ng mukha dito. Masusunog ang ating pancit. Ang bango. Ayan. At least matututo ako. Masusunog ang pancit natin ito eh. Ayan, matututo tayo. Ano po yan ilagay? Kamundi naman na yun. Bakit nauna palang ilagay? Mamaya konti. Mamaya uli yung iba. Pepper? Talagang nauna pala yung pepper. Akala ko nahuhuli. Yan. Depende sa stand. Ayan po. Gini sana yung bawang. At saka ano po yung bawang. Mauna yung bawang. Ayan. Bango, nakicharon na po yung ano, yung baboy kaya masarap. Ayan oh. Yan ang paborito ko. Ang bilin nito, wala bang. Wala ba tong ayan, meron. Ay wala siyang bumbilya. Walang ilaw. Hindi nakasaksak. Ayan po. Tapos sibuyas.
Ayan, sibuyas. Bango-bango. Bango-bango. Ang kasing bango ni ate. Kaya pala bumabango si ate Ester eh. Pag nagluluto, dumidikit. Yes. Dumidikit ang kanyang niluluto. Nako, ayan. Ayan na ang ripoli as carrots. O, next. Pakikuha. Teka, nagbablog ako. Ha, ang vlogger hindi dapat utusan. Ang malayo. Oo, ang vlogger dapat hindi inuutusan. Yung pala. Ayan o. Hipon. Kang hipon po kahit hindi na po balatan. Basta gupitin niyo lang yung mga buhok-buhok. Oh, may buhok na ba ngayon ang hipon? Sabi ni Ate Blue kanina, buhok eh. Cream. Akin ang gulay. Cream. Ayan. Wow. Ano naman. Ang ganda nung ating nagluluto. Ayan, si Ate Ester. Kaya puntahan niyo po siya sa shop niya. Siyang Miss Hong Kong. Mabango ba? Mabango. Amoy hipon. Mm. Okay. Kanina mabango te nung baboy, pero ngayon may hipon na wala yung amoy. Oh, mabango kanina yung baboy eh. Ngayon di ko na maamoy. Nag-away na yung amoy ng hipon at saka ng baboy. Yan. Ito po yung mga gulay next natin. Ito po si Ate Glo, ang kanyang partner. Yan. Nahiyain po yan eh. Masarap din niya magluto. Hanapin niyo siya. May chef din yan. May chef yan dito. Naku, umiingay. Nilagyan pa kasi ng exhaust na ingay. Hindi na maririnig yung bisis ko. Exhaust ko. Ay, inumos ko. O, oh, yan. Oh. Carrots. Ano? Sunod ang carrots. Oh. Asin. Asin. O, oh, ayan yung ka-assista niya maganda. Yan si Ate Glo. Maanang maasin mo. O, oh, mayroon ba na maalat, matabang na asin? Oh. Eh, huwag ka na yan. Ang asin mo kasi maalat. Yung asin daw ni Ate Glo maalat. Yung kasi ni Ate Glo matabang. Pareho lang yan ito eh. Pareho lang. Ah, baka asong pala makuha mo. Meron palang maalat at saka matabang na asin. Ate Glo, Ate Ester naman eh. Ganun ba yun? May maalat. Kailangan maalat yung gamitin dyan na asin. Yung asin sa bahay, ang alat-alat. Ano kasi yun? Kaunti lang. Kaunti lang tinalagay ko. Yung original na asin siguro yun. Ayan oy. Patis, Ate Glo, patis. Pati, hindi ko kasi kilala yung ano niya dito. Yan, may assistant. Kailangan pag nagluluto, may assistant. Kaya mo siya maglagay. Yan, tantyado yan, tantyado niya yan. Pag ako kasi maalat, pinapagod. Ako sa mga panpanang niluto. Huwag ganun. Hindi, i-order niya. Si Ate Ester. May positive, may positive. Oo, naka-vlog yan, naka-vlog. Kailangan masarap yan. Dami pala pag naluto lahat. Parang tingin ko kung may nabira pang isa. Ay, dalawa. Ba't yung chicharo? Ay, damputin mo. Diba yung chicharo? Damputin mo. Teka po, diba yung chicharo ano, dapat hinihiwa? Talagang buo ba yan? Pwede na yan. Ang problema. Malaki. Kailangan malaki kagayon, kawali. Oo. Kasi sa gulay pa lang puno na eh. Yan, ang sarap. Ako, nagayon ko yun. Nakasarap. Hindi pa. Kasi wala pa namang... Yan, pancit. Isang tray na pancit yan. Kaya pag gusto nyo mag-order na isang tray na pancit, message nyo lang po. Buhay or W ni Ate Annie. Yan. Tumatanggap po kami ng mga order na pagkain. Catering. Ester and Glo Catering. Ate Ester and Ate Glo Catering. Sikat po yan dito sa shopping. Ayan, na-promoted Ate. Dapat may commission ako dyan. Oh. Si Ate Ester. Ano, subok na subok na to eh. More than 50 years na to nagluluto. Nalata tuloy yung edad. Baby face pa rin si Ate. Oo, ayan o. Oo, ayan o. Ay, ano to? Asa na to? Hindi, susunod dyan. Ate, yung kawali. Ay, yung repolyo pa. Ate, ilagay na natin dyan. Yung repolyo. Ha? Ha? Tama na yung, ano, yung langis mo. Magbika. Yung langis mo daw. Aray po. Ayan, mabigat ha. Kailangan assistant. Ayan. Alam nyo, mga cook na ito, mga expert na ito, more than 30 years na nagluluto. Kaya kahit nakapikit, alam na nila tama yung niluluto na, nila. Oh. At talagang masarap magluto ang mga ito. Yan. Talagang lutong bahay, lutong Pilipino. Yan. Kaya maraming nag-order sa kanila dito sa Hong Kong. Oops. Yung ay ano ba? Kaya yan, time po natin maluto. Isang tray yan. Kasi mamigong bagong taon ngayon, pang Noche Buena yan. Yan, Ate Glo, pinopromote ko yung ano nyo ha. May tubig. Yung cooking nyo ni Ate Ester, partnership nyo yan. Ate Ester and Ate Gloss. Ano? Hindi pa si Teria eh. Ano kaya pangalan nung ano nyo, Ate, yung shop nyo? Wala pang pangalan? Ate Glo and Ate Ester's, ano?
Catering. Masyado mahaba. Ay, kung gawin nila lang Ate Anis catering. Tapos kami ang cook mo. sila ang cook, ako tigatanggap ng bayad. Gawin na lang nating Ate Anis catering. Mas maikli. Ang haba kasi nung Ate Ester and Ate Glo. Ayan, patis po, patis. Nasa na yung... Ano ba ito? Ayan o, ano kaya assistant? Ha? Ang dami yan. Kailan, ang liit ng kawali mo, Tiglo. Oh, dapat malaki. Hindi, hatiin na lang po yung Ricardo. Parang dami. Yung guli ate, lipat yung kalahati ng kulay. O, para pang ibabaw, pang luto na. Sige. Pang para ibabaw. Para magkasya yung... Ayan, nakita nyo na sikreto para gumanda yung pancit nyo. Yan. Hatiin nyo siya. O. Kasi marami. Marami kasi. Pwede ilagay sa ibabaw yan. Diba? Pang-attract din. Pag naluto na yung pancit. Lahat ng hipon, ilahat mo dito. Ilagay sa kanyang hipon. Lagay sa ibabaw ng tray para maganda. Yan. Para pagkainan, yun ang unang makuha. Yung malalaking hipon, o. Oh. Ah, malalaki ng hipon, o. Oh. Diba? Yummy, yummy. Ay, gusto ko. O. Oh. Nakakamuin. Bango na. Ating yung pancit, o. Oh. Oops. Oh. Yan po'y pancit dihon. Galing pang Pilipinas. Lumipad pa yan ng aeroplano papunta sa Hong Kong. Kasi po masarap yung pancit natin eh. Yung pancit dito sa Hong Kong, iba po ang lasa. Ay, paano ba? Mas masarap po yung ano. Tapos, itong buka. Sana! Nagsisiksika pa yung dala. Ayan o. May filter yung tubig nila eh. Kaya lalong mas masarap. Very healthy. Yan ang hindi alam eh. Ooh. Yan ang sikreto para sa marap yung pancit. Ang ating. Gamitan ng filter water. Ang ating, ano, tawag doon. Diba to? Nagkasya. Nakasya kami tatlo dito. Ayaw nga natin ang toyo at saka yung... Ayan. Dak. Ayan. Nasaan na ba ako? Ayan. Ayan ang mga ano ko. Oh, ayun, nandiyo isa. Kasya kami ito kahit maliit ang kusina. Oh. Tuloy natin. Maglagay ng toyo. Ayan ang toyo. Anong toyo po yan? Kahit anong klaseng toyo? Dark. Kailangan dark soy sauce. Hindi pwedeng light soy sauce. Ano daw? Oyster sauce daw kung kailangan. Ito, depende sa iyo ako. Hindi rin ako. Tinatanong ko nga ako. Ako hindi. Dito eh, mag-aaway ang lasa eh. Kasi di ba masarap na yung lasa ng manok, ng baboy at saka ng ipon ano. Hindi na pwede nang lagyan ng oyster sauce. Ito po ay natural cookie. Kaya nakita niyo. Sabi mo, hindi ko magluto. Bakit alam mo na mag-aaway ang lasa? Eh kasi marunong ako tumikim. Sa kanya na ako nakikinig eh. Pag ito hindi nabenta, hindi ko kasalanan. Alam nyo, yung hindi marunong magluto, marunong tumikim yan, kaya alam niya kung nag-aaway ang lasa. Ang marunong tumikim, pag marunong yung lasa, aba, ganun ba? Hindi, ibig sabihin, marunong pala ang magluto. Ano pa? Isang ano yan, ano, isang subukan ko nga yan, te. Hindi pa talaga ako nagluluto eh. Ano? Pansit na ganyan. Ano? Ano ba niluluto? Pansit na yung chick. Miti, ano yun? Ay, mali! Ano, nakakaalam po secret yun? Lagot ka. Wala, lago tayo. Ate, hindi ko kasalanan yun, ha? Bakit hindi yan? Wala akong kasalanan. Naparami po ang patis! Hala! Lagot! Lagot tayo nito. Naparami po ang patis! Yun ang sikreto niya, kaya sumarap ang pasin niya. Hoy, ayusin nyo. Ate, mag-facial mask ka. Yung banana. Uwa. Eh po, naglagay na po siya ng facial mask. Hindi ko na po i-video mukha niya. Ano ate? Ano? Okay ka lang dyan? Naparami patis. Lagay mo yung ibang gulay. Lagay mo yung ibang gulay kasi hindi siya guto. Sa susunod kasi, lakihan mo yung label ng mga ano mo. Alam mo naman, ang mga mata ng mga senior citizen, malilinaw. Tingnan natin. Lagot! Ang alap! Hindi! Taga mo na lang ng paninta. Hindi naman gano'n. Lagay mo na yung gulay. Na-outlook naman yung paglalagay niya ng patis eh. Kung nakakita ko ay medyo mga ano. Iba, malabnaw. Malabnaw. Hindi patis, dapat dark soy. So, eh kaya nga naparami patis yung nailagay. Wow! Ganda! Ayan! Wow, ang dami! Pwede ba matikman? That is healthy. Lots of vegetables. Yeah. Yeah.
Kaya masarap po ang pagluluto ng pancit, dala-dalawa po naghahalo. Kailangan magkaibang kamay. Parehong kanan. Hindi naman niya matatapos. Ayan. Yan, dalawang kamay dapat po ang naghahalo, kaliwat kanan. Ganyan. Maingay, wag na yung exhaust fan. Wag na, maingay eh. Hindi marinig yung boses ko. Ayan. Wow! Ayan. Yan po ang lutong pansit. Tama na ba yung kulay? Ang Pilipinas yan. Ah, sa akin po, okay na. Okay na, di ba? Oo, kasi maganda naman yung gulay eh. Nag-ano sa, para mag-reflect sa gulay. Si Ate Glo, Ate Glo, tama na ba yung kulay? Hindi maganda yung dark pangit. Hindi hindi lilitaw yung kulay ng birdie, di ba, nate? Galing ano, parang marunong magluto talaga. Si Ate Ani po, hindi marunong magluto, tigakain lang. Pero taga-turo siya. Taga-turo. Taga-instruct lang po ako, kaya pag dumami ang patis niya, hindi ko kasalanan. Ayan o. Kaya ang sikreto daw po dyan sa pagluluto ng pansit, yung paghalo. Sabi po nung isang friend ko, kailangan daw po na halo siya. Saka po yung halo, bibilangin niyo. Grabe naman. Oo, sabi niya 500 times daw. Kailangan haluin. Nadurog na yun. Kung 500 times, nadurog na yung pansit mo. Mahina na ba yung apoy niya? Malakas tayo. Yeah, sorry. Hinaan? Hinaan. Kaso para hindi ma-overcook, kailangan hinaan ang apoy. Kaya yan, pag hinahalo nyo na po yung pansit, hinaan nyo na po yung apoy. Kasi luto na siya lahat. Hinahalo-halo nyo lang po para magsama-sama sila. Yan. Mamix yung ricado sa pansit. Para pag may kumuha po ng pansit, ano, balanse, hindi lahat puro ricado. Kasi po yung iba pag pansit, di ba, hinahanap yung ricado lang. Hindi. Hindi ricado na lang iluluto. Magkaka hindi na pansit yan. Kaya ano, at saka yan, yung hipon, bilang yan. Kung 50 yung bisita mo, dapat 50 din yung hipon. At this is the one end. Lagot ko na ang facial mask. Alam mo gano'n. Wala tayong facial mask. Nagluluto na ka. Walang facial mask. Bakit kailangan mo mag-facial mask, alam mo? Tayo na. Nasa dapat ate, naka-headband ka pa niyan. Alam mo, ako nag-vlog nagluluto. May nag-comment sa akin eh. Mm-mm. Alam mo, kaya may mag-comment yan. Pag kaya yung ipinos mo, may mag-comment. Maganda nga yun para dumami view. What? Ay, walang, ano yan, hindi sila mag- Okay lang po yan, kasi nakatali naman yung book ni Ate Esther. Tapos po, yung facial mask transparent. Sabagay, di ako nagsasalita. Saka, hindi po siya nagsasalita, ako lang. Ako po malayo dun sa pagkain. Kaya, very clean po itong pagkain na ito. Yan. Yan. Yan po ang sikreto dyan. Kailangan, ano na po yung nabilang ni Ate, 355 na eh, yung halo niya. Huwag niyo lang po siyang kakausapin kasi baka makalimutan niya yung hinaha, yung bilang ng paghalo niya. Kailangan maging 500 yan para ma-perfect. Yan, nakita niya naman. Hmm, ate, thank you po. Natutuloy na ko sa inyo kung paano ang pagluto. Very simple, very healthy, di ba? O, sa inyo. At saka ang pansit po, long life yan. Kaya pag may mga birthday, nagluluto po kami ng pansit kasi pang long life po yan. Pang sa New Year naman, kaya nagluluto ng pansit para maraming New Year ang abutin ng tao, di ba? Long life pa rin. Oh, di ba? Ang galing. Magandang exercise po 'yan lalo na sa mga senior citizen. Kaya makita niyo sa this. Yo, na-exercise yung kamay niya. Oh, di ba? Sabi sa inchik, ang inchik daw pag naglalaro ng mahjong, na-exercise yung kamay. So, sabi nila, kasi naghahalo po sila nung ano ng mahjong. Ngayon naman, oh, yan sa pagluluto po, oh, maganda exercise din po yung pansit kasi tignan nyo hinahalo niya. Oh. Pang ano na po ito, 400 strike. 100 strike na lang po. Yan, di ba? Hmm. Tama po yung asin niya. Hindi ako marunong mag-estimate sa asin eh. So, ilang asin lang ang nilagay niyo? Isang kutsarita? Hindi, ganun lang. Pinch lang. Diba? Ganun, ako isang kutsarita nilalagay ko eh. Eh kasi may kasi toyo. Kasi mas marami ako sa patis eh. Ah, kasi may toyo at sa kapatis ano. So, dapat, kaya pala maalat yung pansit ko. Kasi? Kasi masarap yung alat ng patis. Next time, ganun nga ang gagawin ko. Pero hindi ko pa na-try talaga itong Philippine pansit eh. Usually, ang niluluto ko kasi yung inchik na pansit. Ano ba yung inchik na pansit? Hindi po bihon.
Diba ano, vermicelli ba yun? Pancit din ba yun? Diba ba yun yun? Sotanghon yun. Ay, sotanghon. Hindi, yung isa yung pancit nila. Oo. Pero ito masarap. Ang pancit po ng Pilipinas kasi masarap yung parang, ano siya? Transparent. Transparent na elastic. Ayan. Wow. Tamang-tama. Ang mga hipo na kaniti. Na tubig. Oo nga. No? Dapat pala. Kasi kailangan, alam nyo din, i-estimate yung dami ng tubig. Eh. Pag sobra dami ng tubig, hindi na siya pancit. Baka maging sotanghon. Baka katulad na ng sotanghon na lang siya maging soup. Saka malalabsa siya pag marami siyang tubig. Pero how can we estimate po? Hindi po ako marunong mag-estimate ng ano eh, ng tubig sa pancit. Bro. Halika, tingnan mo. At ester, paano nga mag-estimate ng ano? Aba. Ano mo nang lasa? Sa isang dapat mga 500 ml na water. So, inano ba ni Ate Ester yan na 500 ml? Estimate na, estimate na. Okay. Pag marunong ka magluto, doon sa isang pakete ng pancit mo, kaya mo na mag-estimate. 500 ml na tubig. O, so isang cup yun, halimbawa? 2 cups yung 500 ml. 2 cups, okay, 2 cups. Tikman mo kung tama na yung alat niya. Mm-hmm. Saka kasi ako naglalagay ako ng sugar. Ate, dagdagan mo na konting paminta. Kayo hindi kayo nagsusugar, ano, te? Hindi. Huwag mo nalagyan. Saka, ano? Kailangan po ba black na paminta? Ano, hindi pwedeng white na paminta? Maganda yun. Black na lang, kaysa sa white. Pati spot. Ayan. So, yan. Hmm. Yan. Malapit na po mag 500 yung strike na yan. Kaula na yan. Yan, wow. Nakalitaw ang mga ang huliin ko diyan yung mga hipon. Kaso hindi naman natin kakainin eh kasi deliver to eh. Naglalaway ako. At is mamaya yung para sa atin. At ilo ilang ba ang bisita doon? Tama ba sa bilang ng hipon? 20 po ang ano niya eh. Hindi dalawa abang, po ang hipon? 20 ang bisita niya. So 20 po ba yung hipon na nandyan? Eh wala. Maglagay ka ng note. Basta, Kalakalatian. Bahala sila. O una-una lang, first come first serve doon sa hipon. Ako, unahin ko yung hipon. Yan. Pero yung iba tamad magbalat ng hipon eh. Kaya hindi nila kinukuha yung hipon dyan. Kaya tama yung idea ni Ate Glo na huwag balatan yung hipon. It's my idea. Idea po pala ni Ate Ester yun. Tama, gagawin ko din yun. Para pag halimbawang kumuha sila ng pansit, maiwan lahat yung hipon, akin na lang. Yung bahay nga, pag nagluluto ko ng hipon, hindi nagagalaw minsan eh. Tinatamad sila magbalat. Ate. Sarap. Ang bango. Amoy na amoy. Okay na. Okay na. Akin matabang pa rin pero okay na. Okay so, na. Ang estimate pagluluto po dito sa pancit okay. Na to, almost 30 minutes. At least kung matabang sila, di ba? Pwede niyo. Pwede niyo nang dala. Kasi pagka yung susundin ko yung akin, baka maalat. Ala, so almost 20 minutes pa lang pagluluto niyan. Kasi 22 na tong vlog ko, yung minutes niya. Almost 30 minutes pa lang. So, ang paghahanda po sa pancit okay, na to, almost 1 hour. Ay! Tingnan mo yung ano. Almost 1 hour po ang paghahanda sa pansit na ito. Ay, hindi pa ba nakapatay? Bakit po hindi patayin? Patayin mo, marunong ka magpatay ng stove. Pareho yung stove natin. Hindi, iba yung stove ko. Check. Patay na. Ayan po. Luto na siya. Yummy, yummy, yummy. Ooh, ready na yan. Lagyan natin sa tray at maraming bisita ang naghihintay sa pansit na ito. Pansit ni Ate Ester at ni Ate Glo. Yan. Ay. Ayan po. Hay, teka. Yung aking buhok. Ayan po yung pansit. Bagong luto pang Noche Buena. Ay, hahatid namin mamaya ang order na ito. Kaya kung gusto niyo po mag-order ng food, yan, message niyo lang po ako para i-connect ko kayo sa aking dalawang boss na tapos na magluto. Si Ate Ester at si Ate Glo. Yan. Yan lang ang isa sa mga yan lang isa sa mga putahing niluluto nila. Pero marami pa. Pag gusto nyo ng bopish, number one nila yan. Order na po kayo ng bopish. Mahirap gawin yun eh. Pero masarap. Yan. Okay. Hanggang dito na lang po. God bless. Happy New Year. Oh, hindi pa pala. Antayin pa natin. Lalagay pa natin yan sa tray. Pinapainin muna sandali. Oo, oh, ayan. Ito po yung dalawang partner. Pipicturan ko yan. So, yan. Niluto ko yan. Oo, hindi, kahit na hindi picturan, naka-vlog ka na nga ng 30 minutes. Ikaw naka-vlog, ikaw naka-vlog. Ikaw ang bida dito, ikaw nagluto. Ayan. Yan po yung dalawa kong boss. Si boss Ate Ester at si boss Ate Glo. Kaya pag gusto yung mag-order ng pagkain, pag meron kayong handaan, birthday, kasal, kahit anong okasyon. Yan. PM nyo lang po ako.
Ayan, lalagyan niya na sa tray. Marami po nag-order dyan. Yan. Kaya lang po yung dalawang yan, mahihain po. Kaya, pag gusto yung mag-order, sa akin na lang po. Ipadaan nyo sa akin yung order nyo. Ayan. Toing, toing. May picture pa, oh. Kailangan tayo may mga picture kayo ng menu para pag mag-order sila sa akin, masasabi ko kung ano yung mga, ano nyo, mga latest na niluluto ninyo na masarap. Ayan. Ayan. Okay. Ganito po. Lilipat na po natin sa ating tray. Ayan. Yan po yung dalawa kong boss. Silang nagluto niyan eh. Nag-gayat, nag-market, nag-ano. Yan. Ang Noche Buena. Ako lang po ang ano. Spokesman. Spokesman. Spokesperson. Spokesperson nila. Vlogger. Yan. Para po, pag gusto yung mag-order dito sa Hong Kong. Any food po, masarap po sila tayong magluta. Ayan po nga, may kutsinta silang ginawa. Yan. Yan, tapos may puto pa. Yan, mga Philippine food kasi ang namimiss dito ng mga Pilipino eh. Kaya, usually yan po ang niluluto nila, yung mga Philippine food. Pero kahit ano po, pwede nilang lutuin. Lalo na si Ate Glo, magaling yan maggawa ng cake. Magaling magawa ng cupcake. Kasi nadala ko kasi yung isang tray. Madali mag-ano. Oo nga eh. Pero isang tray lang ba order, te? Hindi, kabi niya kahit ilan. Kahit ilan? Kahit, edi yung isa, hindi pwedeng lagay doon sa bilog. Lagay mo sa bilog yung isa, Ate Glo. Yan, yung hipon, di ba sabi mo lalagay sa ibabaw, pampaganda. Ilagay nyo sa ibabaw, yan, nakita nyo na, mga hipon na kangiti. Parang dahil na mamaya yung iba. Yan, pang Noche Buena. Oops, yan. Yan, kailangan yung hipon tama sa bilang ng tao. Tigitig ang hipon. Dapat sinabi mo. Ayan na. Nakita niya na. Uy, galing. Ayan, ready to, ano na yan, deliver. Dapat mo yung mga pinto. Ayan, ready to deliver na yan. Yan. Yan po ang ating magaling cook, si Ate Ester at sa Ate Glo. Yan. Yan. Order na po kayo. Simulan nyo na ngayon. Message nyo ako. Oops. Kahit ilang tao po, kaya nilang gawa ng ano, kahit 100, 200 pa kayo. Oo. Marami po silang ano dito. Yan, mga expert yung mga yan. Masarap pa. Ayan. Pansit. Iba naman yung pansit malabon, ano? Basta pansit bihon. Ah, pansit bihon lang ito. Yan. Ano lang yan? Bihon. Tapos, yan. Pag malamig-lamig na, tatakpan na natin. Then, ready to deliver. Yan. Pag Noche Buena. Ayan, pinakita ko pa ate yung ano, kutsinta, oh. Pag may gusto ng kutsinta. Yan yung ano. Yung puto nandun sa bag. Ayan, asa yung puto? Ito. Ayan. Pag gusto yung mag-order ng kutsinta. Masarap na kutsinta yan ni Ate Glo. Marami nag-order niyan. And also yung puto. Ayan po. Ayan, may puto pa siya. Kaya pag gusto mag-order ng puto, ng pansit, at ng kutsinta, ayan, kutsinta, message nyo lang po ako. Ayan. Filipino food from Hong Kong with love. Yan. Lahat po yung gawa ni Ate Glo yan. Yan. Pag nakita ulit tayo. Ayan. Ayan. Okay, thank you po. Yan. O yan. Ganyan. Kailangan ayusin ng maganda para presentable. Yan yung puto niya, nagawa niya. Next time, mabablog ko si Ate Glo naman kung paano niya iluto ang kanyang kutsinta at puto. Yan ang kanyang specialty. Yan. Yan ang kanyang kutsinta, merong masarap na keso. Eden cheese, di ba yan? Ano? Yan. Ganyan po talaga yan eh, seryoso. Ating ngiti ka naman, mag-hi ka naman sa mga buhay. Ay, mag-happy new year ka naman sa ating mga viewer. Nagbibilang. Kaya nga sinasadya eh. Para makalimutan yung bilang. Nagbibilang po kasi eh. Yan. Ate Esther, mag-greet ka naman. Happy new year. Mm-hmm. Ano po masasabi ninyo? Ano po sikreto niyo sa pagluluto? At bakit napakasarap ng mga niluluto ninyo? Kahit nakapikit kayo, ano, expert na eh. Masaya lang. Mm-hmm. Ano pa po? Tsaka, ano, kailangan talaga pasarapin.
for the customers. Yan, tama. Yung may heart kailangan, ano po sa pagluluto. Pagmamahal. Masarap siya na natural. Walang, yes, walang nakita nyo nung nagluto siya, wala siyang ilagay walang, na betchin. Ano, walang patis lang po. Patis lang po. Ayan. Paminta. Yan. Kaya po, very healthy po yung luto nila kasi wala po seasoning na ano, katulad ng betchin at saka betchin at saka nor. Yan. Natural lang po, patis at saka toyo. Ayan, si ate naman. Ate Glo. Hi. Oh, ngiti ka naman dyan, tapos ka na magbilang. New Year na New Year. Ano eh. Alas 6 na. Alas 6 na. Kailangan yan. Ano na. Lagyan mo na lang takot yan. Naghihintay na po yung customer nila. Eh. Kinukulit ko sila. Ayan. Ayan. Pero masarap po. Nakita nyo. Oh, dami. Oh, dami nilang niluto. Nakita nyo naman. Ma-order yan. Mga healthy-healthy pa yan. Ayan. Sige na. Sana ba? Ayan. Gandito na lang po ulit. At babay na po. God bless. Happy New Year. Happy 2021. Enjoy your Netyo Buena. Ayan. Miss you, Philippines. Hello, hello to other countries. Hello, hello to Hong Kong. Pag sa'yo mag-order ng pagkain, message nyo lang ako. At palulutuin natin si Ate Ester at si Ate Glo. Bye-bye! Don't forget to subscribe my new YouTube channel. Buhay OFW ni Ate Annie number 2. God bless. Bye-bye. Bulol eh. Nabubulol. Sige na. Aalis na kami. Deliver na namin. Time for delivery. Saan ka makani? Dito ka na? Muna. Teka muna. Ito ang aking puto. Okay. Ako po ang taster pala. May pahabol pa eh. Ito po yung puto. Nagawa ni Ate Glo. Yan. Uy, Annie. Busog ka. Kasi taste. Oh, yummy. Sarap po. Yan. Kaya order na po kayo. Busog ka na ng yan. Katitikin mo, ha? Yan, Ate Glo, may nag-o-order na, oh. Oh. 100 pieces of puto daw. Yan, sarap, ano, diba? Tapos, hindi ko pa nalululun. Ate, tulungan mo si Ate Glo. Hindi na. Ano? Iba, iso, sinusupot niya yung kanyang ano, puto. Hindi kasi nawala yung takip, eh. Binalog. So, may lagyan ko ng plastic. Ngayon, taste naman natin yung kanyang kutsinta. Sarap. Kaya po pala maraming nag-o-order sa kanila eh. Kasi masarap. Talagang Filipino food. Masarap talaga. Kahit mga Chinese nag-o-order sa kanila ng food. Saka kahit mga ano, yung, yan, kapwa Filipino, pag may hantahan, mag-o-order sa kanila. Kasi masarap po talaga. Huh? Kaya malulong sa sarap eh. Sarap naman sa dapat lagi masaya. Be happy kasi New Year. Happy New Year po. Tapos, busog pa. Busog na, busog na si Ali. Nakatitikim. Katitikim namin. Ate, yeah, kaya, dini. Hawa ka nun. Ready for delivery. Ito pala masarap. Pag nagbablog ka ng pagkain, nabubusog ka eh. At I miss Filipino food. Kaya ngayon, enjoy ko ang Filipino food dito sa Hong Kong. Sila magaling magluto niyan. Ngayon, nguya pa. At malaki pa. Ay. Yung niyog niya pala. Yung cheese na pala. Hala. Hala. Yung kutsinta, kailangan ng niyog. Kaya ngayon palang nila kakaskan. Ngayon palang kakayurin yung niyog. Hindi, kayod na siya. Nila inilipin ko sa freezer. Kakayod na pala. Kala ko may palang kakayod. Masarap yan, may linga pa eh. Diba? Sobra na yan, ani. Pag ako umorder ng kutsinta, gusto ko may kasamang linga. Pag ako nag-order ng puto, gusto ko yung keso niya, hindi lang nakabiyak na ganun sa gitna. Gusto ko yung buong ibabaw may keso. Ate Glo, ha? Sarap. Ayan. Tayo na. Ayan, alis na po kami. For delivery. Ay, mag-jacket pala, malamig. Mas. Puno na. Bye-bye. Talaga, paalam na po talaga. Busog na ako eh. Happy New Year, Det. Uy! Uy, magbabay na kayo. Ba't nandito tayo? Oh, babay na kayo. Bye-bye! Ate Glo, magbabay ka na, oh! Bye-bye! Happy New Year! Yan, oh, ganyan mga busy businesswoman, oh, yan, oh, busy-busy talaga, hindi na makangiti. Tara-tara na, alis na kami. Ayan na, oh, si ate, oh, naka-ready na, ready to go, ready for delivery! Happy New Year! Babay na, babay! Happy 2021! Happy New Year! Pabalik-balik daw eh. Kasi miss ko kayo eh. Kaya pabalik-balik ako, diba? O, yan. Nakailang babay na ako.
Totoo na to. Bye-bye!